Ecclesiasticus chapter 33. Walang mangyayaring kasamaan sa kanya na natatakot sa Panginoon, ngunit sa tukso kahit muli ay ililigtas niya siya. Ang pantas ay hindi napupuot sa kautusan, ngunit siya na isang mapagkunwari doon ay parang isang barko sa isang bagyo. Ang taong may unawa ay tumitiwala sa kautusan, at ang batas ay tapat sa kanya bilang isang orakulo. Ihanda mo ang iyong sasabihin, at sa gayon maririnig ka, at itali mo ang turo, at pagkatapos ay sagutin mo. Ang puso ng mangmang ay parang gulong ng karton, at ang kanyang pag-iisip ay parang gumugulong na ehe. Ang kabayong lalaki ay parang mapanukso na kaibigan. Siya ay umuungol sa ilalim ng bawat nakasakay sa kanya. Bakit ihigit ang isang araw sa isa pang araw? Gayong ang buong liwanag ng bawat araw sa taon, isa araw. Sa pamamagitan ng kaalaman ng Panginoon, sila ay nakikilala at kanyang binago ang mga kapanahunan at mga kapistahan. Ang iba sa kanila ay ginawa niyang matataas na araw at pinabanal sila, at ang iba sa kanila ay ginawa niyang karaniwang mga araw. At ang lahat ng tao ay mula sa lupa, si Adan ay inilikha sa lupa. Sa maraming kaalaman ay hinati sila ng Panginoon, at ginawang iba-iba ang kanilang mga lakad. Ang iba sa kanila ay kanyang binasbasan at itinaas, at ang iba sa kanila ay kanyang pinabanal at inilapit ang kanyang sarili. Ngunit ang ilan sa kanila ay kanyang sinumpa at ibinaba, at iniwan sa kanilang mga dako. Kung paanong ang putik ay nasa kamay ng magpapalayo upang hubugin ayon sa kanyang kagustuhan. Gayon ang tao ay nasa kamay niyang lumalang sa kanya upang ibigay sa kanila ang ayon sa pinakamabuti sa kanya. Ang mabuti ay laban sa kasamaan, at ang buhay laban sa kamatayan. Gayon ang makadiyos laban sa makasalanan, at ang makasalanan laban sa makadiyos. Kaya tingnan mo ang lahat ng mga gawa ng kataas-taasan, at mayroong dalawa at dalawa, isa laban sa isa't isa. Ako'y nagising na pinakahuli sa lahat, na gaya ng namumulot pagkatapos ng mga namimitas ng ubas. Sa pagpapala ng Panginoon ako'y nakinabang, at niyukaran ang aking tisaan ng ubas na parang mamimitas ng ubas. Isipin ninyo na ako'y nagpagal hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng nagsisihanap ng pagkatuto. Ninggin ninyo ako o kayong mga dakilang tao ng mga tao, at tinggin ninyo ng inyong mga tenga, kayong mga pinuno ng kapisanan. Huwag mong bigyan ang iyong anak at asawa, ang iyong kapatid na lalaki at kaibigan, ng kapangyarihan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. At huwag mong ibigay ang iyong mga ari-arian sa iba, baka ikaw ay magsisi at hingin mo ulit para sa gayon. Habang ikaw ay nabubuhay at may hininga sa iyo, huwag mong ibigay ang iyong sarili sa kanino man. Sapagkat hinigit na mabuti na hanapin ka ng iyong mga anak kaysa tumayo ka sa kanilang kagandahang loob. Sa lahat ng iyong mga gawa ay ingatan mo sa iyong sarili ang pagkadakila. Huwag mag-iwan ng mantsa sa iyong pakarangalan. Sa panahon na iyong matatapos ang iyong mga araw, matatapusin mo ang iyong buhay, ipamahagi mo ang iyong mana. Ang kumpay, ang pamalo at mga pasan ay para sa asno, at tinapay, pagtutuwid at gawain para sa isang tagapaglingkod. Kung iyong pagtrabahuin ang iyong lingkod, ikaw ay makakasumpong ng kapahingahan. Ngunit kung iyong pabayaan siyang walang ginagawa, ay hahanapin niya ang kalayaan. Ang pamatok at isang kwelyo ay yumuyuko sa leeg, gayon din ang mga pagpapahirap at pagdurusa sa isang masamang lingkod. Ipadala siya sa paggawa upang siya ay huwag maging tamad, sapagkat ang katamaran ay nagturo ng maraming kasamaan. Ilagay mo siya sa paggawa ayon sa nararapat sa kanya. Kung hindi siya masunurin, pagsuutin mo siya ng mas mabibigat na tanikala. Ngunit huwag maging labis sa kanino man. Kung walang paghusga ay huwag gawin. Kung meron kang isang tagapaglingkod, hayaan mo siyang gaya ng iyong sarili sapagkat binili mo siya ng may halaga. Kung ikaw ay may isang tagapaglingkod, ituring mo siya na gaya ng isang kapatid sapagkat ikaw ay nangangailangan sa kanya na gaya ng sa iyong sariling kaluluwa. Kung itrato mo siya na masama at siya'y kumakas sa iyo, saan ka pupunta upang hanapin siya?